tag-15. Kasi tingnan ninyo itong pakpak. Pag tag-20 ito, may kasamang laman dito. Doon ang kaibahan pag 20 pesos. Hello mga kalakay! Welcome to my vlog. Ang ating session ngayon ay mag-chat-chat naman tayo ng pang 15 pesos. Tigkikinse na fried chicken. So, ganito po ang ating gagawin mga kalakay. So, sa ating pag-chop, ganito ang ating i-chop na manok. At kailangan natin ang weighing scale. Hanggat maaari ay digital. Ngayon kung wala tayong digital, ay kahit yung ordinary. Ayan. So, ito yung ating pang-chop. Chopping knife at ating sangkalan. Ready na tayong mag-chop. So ayan, kailangan muna natin i-check kung ilang kilo pa itong manok natin i-chop. 1.4 ang kilo. So ayan. So, itong i-chop natin ay 15. So, kailangan natin maging sigurado ang gramo ng ating kukunin, bawat piraso. Ang target natin ay 55 grams. 55 grams ang ating target. Dahil ito ay 15. Ayan. Dalin natin yung ulo. Yung ulo, tanggalin natin yung tuka. At tanggalin yung bituka. Yan. Tanggalin natin yung pakpak. So, ang pag-chop natin ay tansya. Kailangan maging 55. O, 60. So, yung 60 ay medyo masyadong malaki kaya bawasan natin. Masyadong maliit sa pagitan. Kailangan 55. 60. Masyadong malaki. Kailangan liitan. Tanggal na lang yan. Ang pagtsatsa po ay nakukuha sa practice. Alam natin yan. Kahit ako man, ay kailangan ko pa rin mag-practice. Dahil hindi naman ako nang nag-tsatsa. Meron akong taga-tsa. Kailangan na itanggalin natin ito. Yung laman. Masyadong makapal ang laman. Ayan na. So, ganyan natin. So, kailangan ang sentro ay 55. Yung 55 grams. Grams. So, practice lang mga kalakay.
Ito ay tag Kikinsi. Itong puwet ng manok, mga kalagay, kailangan tanggalin natin yung bituka. Itong backbone. Itong backbone. Ang kailangan sa pakbong, medyo dagdagan natin ng laman. Kaya kahit mas mabigat ang pakbong, kasi konti lang yung laman eh. 55. Kahit maging 60 yung pakbong na yan, 65. Ayan. Na po ang tagkikinsi natin. So, hindi pwedeng ibenta sa tagpabenti yan. Hindi pwede rin ibenta sa tagtasampo. Kasi, pag tagtasampo ay masyadong malaki at malulugi tayo. Pag tagpabenti naman ay masyadong maliit. Baka wala tayong mapagpintahan. Kaya katamtaman yung 15. Tag-15. Kasi tignan ninyo itong pakpak. Pag tag-20 ito, may kasamang laman dito. Doon ang kaibahan pag 20 pesos. May kasamang laman. At itong legs, pag 20, ay medyo malaki yung laman niya. Kaya tag-15 talaga yan. At pag picture naman, yan yung laman, medyo mas malalaki pagka tag-20. Kaya tag-15 ito. Yan. So, tignan natin kung ilang piraso ang isang hilo. So, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. So almost 18. 18. 19. So, ayan. So, 18, 19 ang isang kilo.
18-19 kaya tamang-tama. Tamang-tama yan. 18-19, pagka napinta mo yung tag-15, ay aabot ng 270 to 285. Yan ang presyo niyan. So, tamang-tama. Na lang yung aking lalapan. Mamaya ay makakapanood na ako ng YouTube. Papanood ko na naman si Simpleng Buhay TV. Si Uncle Lee. Papanood ko na naman si Engineer Yang Pinay in India. Papanood ko na naman si Ilocano Angler. Si Ilocano Hunter. Ang mga pinapanood ko, ang dami nila, si Today's Jinky, si Pamilya Pantay Pantay, ang dami kong pinapanood, mamaya mapapanood ko na naman sila, si Buhay Provincia Ayahay, si Kuko Marti Buhay Bundok, saludutan. Ay, salamat naman at matatapos ko ng aking labahan. Nakakapanood na ako ng YouTube. A few moments later. Ano yan? Wala ko naman no awanan. Alay, apaw. Kunak no nalpasa ko. Eh, kunti lang naman to. Eh, nagre-reklamo pa yata eh. Nabanbanuga kong bakag. Ay. Di akala ko makakapanood na ako ng YouTube. Yan, buya ka tumulpas at laba. Buhay na ito, oo. Buhat nung magka-pandemya, ako nang tagalaba. Mahigit ng isang taon na akong naglalaba. Kasi may tagalaba tayo. Okay, huwag na lang para makatipid. Wala ka naman ginagawa, nunod ka lang naman ang salamat naman, kapagod. At tutulungan mo na ako. Sabi nga nila, sa hirap at inhawa, tayo ay magsasama. Ano ba yun? Sa hirap ka. Madaling matapos.